Nalalamig ba yung pag-ibig mo sa Panginoong Jesucristo na parang yung apoy ng pananampalataya mo unti-unti nang nawawala? Sa video na ito, tutulungan kita na ibalik yung apoy ng pananampalataya mo. Sa isang relasyon tulad sa mga mag-asawa o mga magkasintahan, yung pagkakataon na dumarating sila sa point na parang nanlalamig na yung pag-ibig nila sa isa't isa. Ibig sabihin, kapag nanlalamig na, parang nawawala na sila ng gana sa isa't isa, palagi sila nag-aaway, natamad na sila na parang ayaw na talaga nila. Hindi na sila tulad ng dati, noong una silang nagmahalan. Kumbaga, kung dati gusto nila palagi silang magkasama, palagi magkausap, ayaw nila maghiwalay, talagang mahal na mahal nila yung isa't isa. Pero dahil sa tagal ng panahon at palagi silang magkasama, unti-unting nawala yung pag-iibigan nila sa isa't isa. Nanlamig na. At alam niyo po ba mga kapatid, ganyan din po sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo po sinasabi natin na meron tayong relasyon sa ating Diyos, minsan darating talaga sa point ng pananampalataya natin na parang nanlalamig na tayo. Kumbaga yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi na po katulad nung dati nung una natin siyang nakilala. Kung dati yung pananampalataya natin talagang nag-aapoy, on fire tayo sa Panginoon. Pero ngayon, unti-unti na pong nawawala, nanghihina na. So marami po sa atin ngayon nag-i-struggle po sa ganyan. Syempre dahil po sa tagal na po ng panahon o kaya man po sa mga pagsubok po na pinagdaanan nila. Lalo na po ngayong pandemya, marami pong mga tao po ang maaaring pong tumalikod sa ating Panginoong Jesucristo at nanlamig po sa pananampalataya nila. At maaaring isa ka doon kapatid. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na huwag sanang mawala yung apoy ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo at huwag sana manlamig yung pag-ibig mo sa Panginoong Jesucristo. Hayaan mo na ngayong araw, tulungan kita na ibalik yung apoy ng pananampalataya mo. So kung nalalamig ka ngayon, paano nga ba natin ibabalik yung fire, yung apoy ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo? So tandaan mo lang itong tatlong bagay na to. So kung gusto mong ibalik yung apoy sa pananampalataya mo, feed the flame. Anong ibig sabihin po ng feed the flame? Ibig sabihin yung apoy na nanghihina sa pananampalataya mo, dagdagan mo yung pwedeng magpaapoy dyan. Lagyan mo pa ng mga pwedeng bagay na pwedeng magpalakas dyan sa apoy ng pananampalataya mo. So ano pong ibig sabihin ko po dito? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa, kapag nag-iihaw kayo, kung gusto mo mapalakas yung apoy kapag nag-iihaw ka, anong gagawin mo? Siyempre, lalagyan mo pa yan ng uling. Dadagdagan mo pa yan. So kung kulang yung uling yan, mahina, hindi talaga lalakas yung apoy. So kailangan mong dagdagan, kailangan mong i-feed yung flame. At kung gusto mo pang mapabilis yung pagpapalakas sa apoy niyan, lalagyan mo ng mga papel o kaya man kariton para mabilis yung pagpapaapoy. O kaya man kapag naggagatong ka, kung gusto mo mas mapalakas yan, dagdagan mo pa ng maraming sanga, maraming kahoy, nang sa ganun mas lumakas yung apoy mo. So yun po yung ibig sabihin ng feed the flame. Lagyan mo pa ng mga solid na bagay na pwedeng magpalakas dyan sa apoy na yan. Spiritually mga kapatid, ganyan din po dapat. Kung gusto po natin palakasin yung apoy ng pananampalataya natin, wala man po tayong literal na apoy sa ating katawan, pero kung gusto po natin ibalik yung init ng pananampalataya natin at hindi na tayo manlamig, i-feed mo yung apoy na nasa iyo. So kung mapapalakas natin yung apoy sa pamamagitan ng papel, spiritually mga kapatid, ganun din yung gawin natin sa ating mga buhay. Lagyan din po natin ng papel. Ano po yung papel na tinutukoy ko po dito? Yan po yung Biblia. Kung gusto mo na mas lalo pang lumakas yung apoy mo sa pananampalataya, magbasa ka ng Biblia. Mga kapatid, maaari nang lalamig ka sa pananampalataya dahil baka kulang ka sa pagbabasa ng Biblia. Maaari mas marami ka ng time sa ibang bagay. Mas managing busy ka na sa pagtatrabaho mo. Mas marami ka ng mga pinagkakaabalahan kaysa sa pagbabasa ng Bible. So kung ganyan yung gagawin mo kapatid, manlalamig ka talaga. Pero mga kapatid, kung magbabasa ka ng Bible at uunahin mo yung pagbabasa ng Bible, hindi basta-basta manlalamig yung pananampalataya mo. Kumbaga sa apoy, nilalagyan mo ng papel, pinapalakas mo. Ganun din sa ating pananampalataya. Magbasa ka araw-araw ng Bible at yan yung magpapalakas ng apoy sa pananampalataya mo. Yan yung papel na magpapalakas sa pananampalataya mo. Unahin mo yung pagbabasa ng Bible kaysa sa ibang bagay. Ngayon bukod po sa papel, nakita rin natin kanina na yung kahoy po, magpapalakas po yan ng apoy. Yung mga sanga, magpapalakas din po yan ng apoy. So ano pong point ko po dito? Spiritual din po, pwede rin po palakasin ng kahoy yung apoy ng pananampalataya natin. Anong ibig sabihin ko po dito? Mga kapatid, yung symbol po ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo ay yung cross. Alam naman po natin yung cross, ito po ay gawa sa kahoy. So ibig sabihin ko lang po dito, kung gusto mo pang mas mapalakas yung apoy sa pananampalataya mo, kailangan malapit ka sa Panginoong Jesucristo, malapit ka sa cross. Kasi baka natatabunan ka na ngayon ng mga problema pinagdadaanan mo sa buhay mo, sa mga paghihirap na naranasan mo ngayon, baka dyan ka na nakafocus ngayon. Kapatid, kung di ka talaga lalapit sa Panginoong Jesucristo, manlalamig ka. Kung magpo-focus ka sa mga nangyayari sa buhay mo, talaga manlalamig ka. Kasi kapatid, baka nawawalan ka na ng time sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan mong bumalik sa Kanya para bumalik yung init ng pananampalataya mo.
Kumbaga dito, babalikan mo ulit yung mga kagandahan ginawa sa iyo ng Panginoong Jesucristo nung una mo siyang kinilala, kung paano kanya pinatawad sa mga kasalanan mo, kung paano kanya pinili sa kabila ng kasalanan ginawa mo sa kanya, kung paano siya namatay para sa iyo. Baka nalilimutan mo na yung mga bagay na yun. Alalahanin mo ulit. Huwag mong kalimutan yung mga ginawa sa iyo ng Panginoong Jesucristo, yung mga blessing na binigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Kapag inalala mo yan, babalik ulit yung init sa pananampalataya mo. So isipin mo lang palagi yung Panginoong Jesucristo. Isipin mo na meron siyang kayang gawin sa buhay mo. Isipin mo na naandyan siya palagi, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Huwag kang magpa-distract sa mga nangyayaring hindi magaganda sa paligid mo. Tandaan mo kapatid, mas marami pa rin blessing yung Panginoon na binigay sa iyo at ibibigay pa rin sa iyo kaysa sa mga problemang nararanasan mo. So huwag kang mag-focus diyan kapatid. Mag-focus ka sa cross. Mag-focus ka sa ating Panginoong Jesucristo. Nang sa ganon, bumalik ulit yung pananampalataya mo. Pangalawa kapatid, tandaan mo to. Kung gusto mong mas bumalik pa yung apoy ng pananampalataya mo, fuel the flame. Kung kanina nakita natin na yung mga solid na bagay pwede magpalakas ng apoy yan, dito naman sa pamamagitan ng halimbawa na lamang gasoline o kaya man alcohol, pwede niyang palakasin din yung apoy. Alam naman po natin na kapag nilagyan mo ng gasolina yung apoy na nanghihina, mas lalong lalakas yan. At ang mas matindi niyan, pwede pa yung mag-cause ng explosion or pwede pang sumabog. Kaya nga kung papasin nyo sa mga gasoline station at sa mga di-deliver po ng mga gasolina hanggat maaari walang apoy na malapit doon kasi pwede mag-cause yun ng explosion o kaya man mas lumaki po yung sunog. So yun po yung nagagawa ng fuel doon po sa apoy. Mas lalo niya pong pinapalakas yung apoy po na mahina. So ganyan din po sa ating pananampalataya. Kailangan din po nating buhusan ng fuel or gas yung apoy po ng pananampalataya natin. Nang sa ganun, bumalik po ulit yung apoy. At hindi na po tayo manlamig sa Panginoon. So spiritually, paano po natin siya gagawin? So dito po, kailangan po involved po dito yung banal na espiritu. Ibig sabihin po mga kapatid, kailangan mo yung tulong ng banal na espiritu kung gusto mong bumalik yung init ng pananampalataya mo. Kailangan mong mapuno, kailangan mong mabuhusan ng banal na espiritu sa buhay mo. Nang sa ganon, bumalik yung init sa'yo. Yung banal na espiritu yung tutulong sa'yo, yung magpapaalala sa'yo na kailangan mo manalangin ulit. Kailangan mo ulit magkaroon ng connection sa Panginoon. Siya yung bubulong sa'yo na huwag nang gawin yung mga kasalanan ginagawa mo. Na kailangan talikuran mo na yung mga kasalanan na yun na ginagawa mo. Maraming may mga tao na tumutulong sa'yo na bumalik ulit sa Panginoon. Pero mga kapatid, mas malaki pa rin yung tulong na gagawin ng banal na espiritu sa ating mga buhay para makabalik tayo sa Panginoon. So hingin po natin yung tulong ng banal na espiritu po. Nang sa ganun, makabalik tayo sa Panginoon. Mahihirapan tayo kung tayong tao lamang. Kung gusto nating bumait, kung gusto nating bumalik sa Panginoon, kailangan natin ng tulong ng banal na espiritu. Kailangan natin ng guidance at power niya. Dahil siya po yung may kapangyarihan, wala po tayong kapangyarihan. Kung gusto po nating bumalik sa Panginoon, kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So kapatid, kung gusto mo mang mapuno ng banal na espiritu at maranasan ng banal na espiritu, syempre kailangan mo ng connection sa Panginoon. Huwag nawa mawala yung prayer life sa buhay mo. Baka kulang ka na sa pagpe-pray. Kailangan mo ng connection sa Panginoon kasi kung di ka konektado sa Panginoon, mahihirapan kumilos yung banal na espiritu sa iyo. So kailangan mo ng panalangin. At bukod diyan, baka hindi ka na nakaka-attend ng mga Sunday service, sa mga church, sa mga online service, kailangan mong ulit bumalik diyan nang sa ganun maranasan mo ulit yung banal na espiritu. Ngayon, kung gusto mo pang mas ma-receive yung banal na espiritu, kailangan na sambahin mo yung Panginoon. Magpuri ka sa kanya. Baka kulang ka diyan. Baka kaya nalalamig ka kasi kulang ka sa pagsamba sa Panginoon. So anumang form ng worship pwede mong gawin sa Panginoon. Nang sa ganun bumalik ulit yung init ng pananampalataya mo. Consider nyo rin po ito mga kapatid, yung pagkakaroon ng fellowship sa ibang mga tao. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito yung makikisama ka sa kapwa mong mananampalataya o doon sa mga kapwa mong Kristiyano. Sa pamamagitan niyan, mas lalo mag-aapoy yung pananampalataya mo. Kasi kung mag-isa ka lang, talaga man lalamig ka. Kailangan mo ng mga kasama na magpapalakas ng pananampalataya mo. Tulad na lamang ng uling, kapag isang uling lang yan, mahihirapan yan na magkaroon ng apoy. Pero kung sasamahan mo pa ng maraming uling, mas lalong lalakas yung apoy o yung baga. So ganyan din po sa ating pananampalataya. Hindi dapat mag-isa lamang tayo. Kailangan natin ng maraming kasama. At yung mga kasama natin na yun, yun yung mga kapwa nating mga mananampalataya na tutulong para ibalik tayo sa Panginoon para bumalik yung init ng pananampalataya natin. At panghuli, tandaan mo to kapatid, fan the flame. Ano ibig sabihin po nito kapatid? Ibig sabihin yan, paypayan mo yung apoy. Nang sa ganun, mas lalo siyang lumakas. Balik tayo sa pag-iihaw. Kung nag-iihaw ka, kung gusto mong lumakas yung baga na yon, yung uling na yon, kailangan paypayan mo siya. At kapag pinaypayan mo yan ng tuloy-tuloy, hindi basta-basta mamamatay yung apoy. Hindi basta-basta mawawala yan. Kasi nga, pinapaypayan mo. At spiritually kapatid, dapat ganyan din yung gawin natin sa ating pananampalataya. Kung yung apoy ng pananampalataya natin ang lalamig na, unti-unti nang nawawala yung apoy, paypayan po natin. Kailangan continuous po yung pagpapaypay po natin dyan. Nang sa ganun, hindi mawala yung apoy at mas lalo pa pong lumakas yung apoy.
Ano pong ibig sabihin ko dito sa fan the flame o yung pagpapaypay? Pansin nyo po, kapag kayo nag-iihaw, nagpapaypay kayo, di ba hindi naman siya madali? Ibig sabihin, gumagawa kayo ng effort para mas lalo pa pong lumakas yung apoy at para hindi mawala yung apoy. Kapag nagpapaypay kayo, di ba nakakapagod, nakakangawet. So normal lang po yun kasi gusto natin mapanatili yung apoy. Gusto po natin mapalakas yung apoy. Ganyan din po sa ating pananampalataya. Kailangan tuloy-tuloy po yung pagpapaypay natin. Ibig sabihin po, kailangan talaga natin na mag-effort para sa Panginoong Jesucristo. Kasi po maraming mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, maraming mga Kristiyano, gusto yung madali lang. Gusto yung hindi nahihirapan. Gusto yung walang gagawin. Kapatid, hindi po ganun. Kailangan gumawa rin po tayo, kailangan kumilos din po tayo para sa Panginoon. Na sa ganun po, mapanatili yung apoy po sa ating mga puso. Ibig sabihin nito, kailangan mong mag-serve sa Panginoon. Ibig sabihin, kailangan mong mapagod. Ibig sabihin, kailangan mong mahirapan para sa Panginoon. Hindi naman po sinabi ng Panginoong Jesucristo na hindi na po tayo makakaranas ng problema kapag naging Kristiyano na po tayo. At hindi na po tayo mahihirapan. Magiging easy na lang po yung lahat. Hindi po mga kapatid. Sa buhay Kristiyano kasi kapatid, marami kang mga kailangan gawin at kailangan bitawan. Halimbawa, yung mga nakasanayan mo ng kasalanan, kailangan mong alisin mo na sa buhay yan. So mahirap po yun, pero kailangan mong gawin. Ngayon kung di mo bibitawan yan, malalamig ka talaga sa Panginoon. So ano ibig sabihin ko po sa punto na ito? Ibig sabihin ko lang po mga kapatid, kailangan mag-effort ka para sa Panginoon. Kung maaari, pwedeng mausig ka or ma-persecute ka para sa Panginoon. At higit sa lahat, pwede kang mamatay para sa Panginoon. Dapat handa ka dyan. Kapag ganyan yung attitude mo, hindi mawawala yung apoy sa pananampalataya mo. Tulad po ng mga unang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Nag-effort po sila sa Panginoon. At higit sa lahat, namatay sila para sa Panginoon. So kapatid, ganyan din po dapat yung maging attitude po natin. Gusto po natin bumalik yung apoy ng pananampalataya natin, gusto pa natin lumakas yung apoy ng pananampalataya po natin, maglingkod po tayo sa Panginoon. Pag sinabi mong maglilingkod ka sa Panginoon, ibig sabihin yan, ibibigay mo yung lahat sa Kanya, ibubuhos mo yung lahat sa Kanya, ibibigay mo yung the best para sa Kanya. Yan yung ibig sabihin na nag-e-effort ka sa Panginoon. Kasi yan naman talaga yung utos niya eh. Ang sabi nga po sa Mark chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. So it's up to you kung anong klaseng pagsiserve na gagawin mo sa Panginoon. Maraming klaseng pagsiserve, hindi lang po sa simbahan tayo nagsiserve sa Panginoon. Basta yung mga kalugod-lugod na ginagawa mo sa Panginoon, pagsiserve na yan. Ano mga ginagawa mo na nakag-glorify sa Panginoon, na natutuwa yung Panginoon, pagsiserve na yan, kahit simpleng bagay lang. Alam ng Panginoon yung mga ginagawa mo para sa Kanya. So gawin mo yan kapatid. Nang sa ganoon, hindi ka man lamig sa Panginoon. Kailangan mo ng pagsiserve. Kailangan mo mag-effort sa Panginoon. So yan yung tatlong bagay na dapat gawin mo. Tandaan mo lang yung tatlong bagay na yan. Sigurado kapatid, kapag ginawa mo yan, babalik yung apoy ng pananampalataya mo sa Panginoon. At kapag bumalik na yung apoy ng pananampalataya mo, huwag mong hayaan na bumalik ulit sa panlalamig yan. Panatiliin mo yung apoy sa puso mo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Nawangatan tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa mundo na ito na nag-aapoy yung pananampalataya natin sa Kanya at hindi nanlalamig. Mahirap kapatid, baka datnan ka ng Panginoon na lalamig yung pananampalataya mo. Baka maiwan ka sa rapture. So hanggat maaga pa, ibalik natin yung apoy ng pananampalataya para sa Panginoong Jesucristo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto kong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Nawa nga, gamitin nyo po itong natutunan nyo na ito sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. Nang sa ganun, bumalik yung apoy ng pananampalataya nyo at mapanatili yung apoy sa inyong mga puso. So makita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.